Artistang inula ng samot-saring pagsubok sa buhay. Paano makakaahon? Batang naulila, ipinaampon at namaltrato. Matagpuan kaya ang tunay na pagmamahal? Minsang nasadlak sa bagyo ng buhay. Paano nila natagpuan ang kanilang shelter from the storm? Welcome to the show. In this episode, we are going to talk about the storms we experience in this life we live in. Bawat isa sa atin hindi ligtas sa mga bagyo ng problema at kung minsan trahedya sa buhay. All we want is to find that shelter that can provide us protection from all these problems we go through. Yan ang hinanap ni John sa gitna ng samot-saring problemang pinagdaanan niya mula pa sa kanyang kabataan. Panoorin natin ang kanyang kwento. Kilala sa pagpapatawa. Sinong mag-aakala na ang dating starstruck Avenger na si John Manuel o John Healy Manuel sa totoong buhay ay may mas seryoso at makulay na buhay? Lumaki talaga ako sa isang Kristiyanong pamilya. Pero habang lumalaki ako, hindi ko talaga alam yung totoong ibig sabihin ng Kristiyanismo sa buhay ko. Kasi alam ko lang, parang Kristiyan ka. Okay, title yun na yun eh. Pag kunwari, after magsimba, kakain. Lalabas ako, ninigarili ako, babalik ako ng church. Tapos yung mga ibang kasama ko sa church din, before, ganun, may mga iba, nakita mo, ay, church to ah, pero you'll see. So, umiinom din. So, parang okay lang. So, ang tingin ko, okay lang siya na gawin. Kasi ngayon, tatay ko, ano eh, lagi nasa barko eh, seaman eh. Yung nga naganap ako ng father figure sa ibang tao, lalo sa mga mas nakakatanda sa akin, lalo na sa fraternity na pinasukan ko. So, nakita ko sa kanila na, ay, okay to, mapoprotektahan ako ng mga to. Umikaaway ako, yun yan, may re-rest back na sa akin. Hanggang yun na pamahal ako sa kanila, durog na durog buhay ko, inom, sigarilyo, hanggang drugs pa ako. Lagi ako nasasangkot sa rumble dito. Lagi kasi pag may mga dayo, mga ibang taong po, mga kabataan din, alam namin na bago mukha, upaka namin yan. Yung ano, pinakagrabe na nangyari sa akin noong panahon na yun, yung na-overdose ako sa illegal drugs. Siguro 1 week ako sa ospital. Tapos naalala ko noon, sabi nga ng doktor, na dilated na daw yung pupil ko. Kasi taas naman yun, ginamit namin yun eh. Bata pa ako nun. So, for 2-3 days, hirap ako huminga. Naghahabol ako ng hina ganun. Tapos, pray na lang din ako. Sabi ko, God, save mo lang ako. Save mo ako dito, kaya magsiserve ako. By God's grace, nakalabas ako ng hospital. Okay na. Akala ng parents ko magiging okay na, pero hindi pa rin. Siyempre, napabarkada ka ulit. Nagsigarilyo ulit ako, inom na naman. So, dinala ako sa Iloilo. Pagdating sa Iloilo, siyempre yung mga naging kaibigan ko ulit doon, same pa rin. Second ko doon, na dali ulit ako. Overdose na naman ako. Hindi hiyang yung katawan ko sa mga bisyo-bisyo. So, sabi ni God, kinurehit kita in my image, tapos ganyan ang gagawin mo sa katawan mo. Pag-uwi namin ng Manila, barkada pa rin, dinala na naman ako sa Davao. Pagdating sa Davao, inom na naman. Doon, same, hindi siya bumabalik. Hindi siya nawawala. Paulit-ulit siya. Nang time na yon okay lang. Parang sa akin na okay lang siya. Sabi ko, God, gracious ka naman. Papatawag mo naman ako. So, yung time na yun, ganun ako, ganun yung isip ko. Pagbalik namin ng Manila, nagsabi niya talaga, sabi ko, ma, magbabago na ako, dad, magbabago na ako. Sabi ko, ayoko na ng ganitong life. So, kasi ganun naman ako dati, every time nagkakasala ako, lapit ako kay God, pipray ako, umiyak ako sa prayer ko. Pero nakakalungkot doon, after ilang months, babalik na naman ako. Pero sabi ko nga, this time, ikaw God, sana dire-diretso na itong pag-obey ko sa'yo. Nagdesisyong magtungo ang pamilya ni John sa Amerika upang muling mag-umpisa ng buhay. Matapos ang isang taon, ay bumalik din sila ng Pilipinas. Dito nagsimulang pumasok si John sa mundo ng show business. Nagpa-audition nga sa Starstruck. Pumasok na ako. Dire-diretso na. Nagpipray ako kay God. Sabi ko, God, sana makuha ko to. Kung will mo na mapasok ako dito, gamitin mo ako dito.
Pero nga, syempre yung blessing, ito nga yun eh. Pag hindi buo yung heart mo, yung blessing na binibigay sa atin ni God pretty much turns into a curse. So, yung blessing niya, nagamit ko sa hindi magandang bagay. Syempre, yung purpose nung pagkita ko, pera, yun na, nangyari nun. Hindi ako nag-iipon eh. Ang ginagawa ko lang nun, wala naman bisyo, pero na ano naman ako sa sugal. Kasi, nag-drag race ako nun. So, sa karera, pustahan, babae, dun naman umiikot sa mundo ko. Nagkaroon si John ng kasintahan na muntik ng pakasalan. Ngunit, ang dami kompromiso nangyayari. Tapos yung mga kaibigan ko noon, sabi sa akin na, oh bro, bago ka ikasal, gawin mo to, mga babae ka muna, para magsawa ka sa babae, para pag kinasal na kayo, doon ka na nakatutok, sa kanya ka na lang. So ako naman, oh talaga, sige, gagawin ko yun. So nung ginawa ko yun, nalaman ng girlfriend ko. Kasi ang girlfriend ko sa ibang bansa siya nakatira. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, ah, ganito, ito yung ginawa ko, babae ako. So, hiwalay kami, hindi na siya umuwi ng Pilipinas. Tapos after nun, siyempre ilang months, iyak ako na iyak. Hanggang talaga wala ako sa sarili ko nun. Nag-text ako sa kaibigan. Dalawang tinext ko, tatlo. Hindi ko na kaya. Kasi may baril kasi ako dati. Tinuto ko yung baril sa bibig ko. Biglang tumawag si Aljur, bigla. Pagtawag niya, umiyak na ako. Iyak na ako ng iyak hanggang nakatulog ako sa kakaiyak ko. Tapos sabi niya sa akin, oh bro, wala kang gagawin. Pupunta kami dyan. So, yun yung nangyari. So, okay, naging okay ako for ilang months. Tapos, after nga nun, pumasok naman ako sa isang relasyon. Hanggang muntik na naman kami ikasal. Nagpaplano na kami magpakasal. Kaso nga lang, hindi parehas yung paniniwala namin. So, sabi ko, God, tulungan mo ako na magamit mo ako sa life nitong babaeng to. Yan na nasa isip ko ng time na yun, ha. Sabi ko, God, kahit papano naman, magamit mo ako instrumento na masave siya. Yun yung isip ko dati. Na, very wrong. Kasi we cannot play the role of God sa life ng isang tao na yun. Dahil hindi ikaw yung magbabago, si God yung magbabago sa kanya. So, yun yung isip ko. Hanggang, ito na, okay, si God, speak na. Okay, sige, God. Na-impress ni God sa heart ko. Ito yung gawin mo. So, ito yung sinunod ko. Tapos after nga nun, naghiwalay kami, may-pray na ako kay God. Sabi ko sa kanya, God, tumatanda na ako. Sabi ko, parang wala akong direction ngayon. Sabi ko, kung mag-raise ako ng family ko din, balang araw, kung ako mismo, hindi ko malid yung sarili ko, paano ko malilid yung ibang tao? Sabi ko, God, save mo ako, rescue mo. Tapos after ilang months, linggo lang ata, buwan, nagkita kami ulit ng dati kong best friend naman na kabrad ko din. Excited ako, uy, tol, kakamayan ko. Tapos, ayaw niyang kumamay, hinandshake niya ako. Pero normal ako. Gulat ako. So, sabi niya sa akin, noong unang tanong niya, bro, kamusta na yung spiritual life mo? Gulat ako. Hindi ko, sa loob-loob ko, kristyano ako matagal na, sabihan mo ako ng ganyan. Tapos hanggang sabi niya, bro, sige ah, una na ako, pero pag-pray kita. Pero after nito, baka maisipan mo lang umaten sa amin. May small group kami, may big group kami. Okay. Sabi ko, ito yun eh. Pero after nun, nakagawa pa ako ng isang kasalanan. Tapos, tawag na ako sa kanya. Sabi ko, bro, atin na ako sa inyo. Sabi ko, God, save mo na ako. Naging proseso ang unti-unting pagbabago ng Diyos sa buhay ni John. Hindi naging madali ang paglakad niya sa kanyang pananampalataya. Ngunit dahil sa pagsuko ni John ng kanyang buhay kay Jesus, nararanasan niya ang buhay na ganap at puno ng kagalakan. Life verse ko, yung Jeremiah 29:11, alam mo sabi doon, God's plan, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Diba? Maganda yung plano, good plan. Plans to prosper you, not to harm you. Siyempre, isipin natin, maganda nga yung plano ni God. Pero ang tanong, garantisado ba ito? Yes, garantisado to because ano sabi sa word? Plans to give you hope in the future. Yun na impress ni God dito sa heart ko. John, natry mo na yung plano mo. For ilang years, ikaw yung naging Lord sa life mo. This time naman, try mo naman yung plano ko. Ikumpara mo yung plano mo sa plano ko. Tingnan natin yung pagkakaiba.
And napapasalamat din ako kay God na si God unmoving. So ang ginawa ni God, inalign ni God yung heart ko sa Kanya. So ngayon, titingin ako sa life ko and kukumpara ko yung buhay ko before. Sabi ko, God, thank you. Buti na lang. Thank you, God. Nag-obey ako sa'yo. Binigay mo to sa akin, God. It's all about you. It's all about the grace of God. Kasi kung ikaw ang sikat sa life mo, nasabihin ng mga tao sa paligid mo, bro, ang galing mo. Paano mo nagawa yan? Kasi ngayon, sa life ko, ang gusto ko, si God ang sikat sa life ko. Grabe. I would have never known that John. Kasi when we talk to him, parang, di ba, hindi ko iisipin yung ganun pala kadami yung pinagdaanan ni John. And talagang, all we can say is, wow, Lord, thank you. You are so good. You are so gracious. And He's so faithful. And the difficult struggle he went through, kasi paulit-ulit. Paulit-ulit. No? He keeps on saying, sorry, magre-repent siya, pero pabalik sa dating ugali. No? You see the grace that God extended John. Parang walang limit yung grasya talaga ng Panginoon sa buhay ni John. Yes. And I believe that was what led him to true repentance. Mm-hmm. Na tama na, eto na talaga. You know, John is already happily married. He and his wife, Jamie, is blessed with two kids. And they are pastoring one of the biggest churches here in Manila. Alam mo, Brother Peter, no, patunay ang kwento talaga ni John na kahit dumaan pa tayo sa patong-patong na bagyo sa buhay, we can really always find shelter in our Lord Jesus. And not only barely survive, but thrive and win in life. Tama. And that's why the Bible reminds us in Psalm 37 verse 5, to commit your way to the Lord. Trust in Him and He will act. If you want to know more about Jesus, just call the numbers on the screen. Our trained prayer counselors are more than willing to help you and walk with you as you seek a new relationship with Jesus. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Good deeds ba ka mo? Willing to help sa mga nangangailangan ng prayer and miracle, missionary training and medical services. Magagawa mo lahat ng ito bilang partner ng CBN Asia. Donate 1,000 pesos and you'll receive back and forth. Listen to Peter Kairuz and his sons engage in real talk. My children and I often get engaged in a lot of conversation. I still have questions for them that I reserve specially for you. A special prayer for fathers by Gordon Robertson to make a life-changing impact and become a CBN Asia partner today. Grabe na yung hirap na nararanasan ko. Kung mamamatay ako, saan ako pupunta? Mag-e-end ba yung hirap ko? Bunso sa 11 magkakapatid si Carol. Mula nang pumanaw ang kanyang ina, ipinaampun siya ng kanyang ama sa isang mayamang mag-asawa. Lingid sa kanyang kaalaman, siya pala ay naging kabayaran sa kasalanan ng kanyang kapatid nang masangkot ito sa pagnanakaw sa pamilyang kumupkup kay Carol. Nalungkot ako pero sabi nga ng tatay ko, mas magiging maganda yung future ko dahil may kakayanan sila na pag-aralin ako at maibigay yung mga pangangailangan ko. So wala akong nagawa, tinanggap ko. Pero naging ulilang lubos si Carol nang pumanaw din ang ama dahil sa isang malaging na trahedya na nooy inilihim pa sa kanya. Nadatnan ko na lang na nakasementado na yung nitso, so hindi ko na rin nakita yung face ng father ko. Itinuring man siyang tunay na anak ng mag-asawang umampon sa kanya. Iba ang naging pakikitungo sa kanya ng mga kinilalang kapatid. Nakita ko talaga sa kanila na hindi nila ako tanggap. Nakakaranas ako nung isaboy sa akin yung tinimpla kong juice, yung nagalit sila sa akin ng gusto. Kukulong ako sa aparador. Bawal akong magsumbong. Bawal akong tumawa. Bawal akong magsalita. Even pag nandun yung buong family. Halos 7 taong nagtiis si Carol sa naranasang pagmamalupit sa tahanang kinalakihan.
Para tuldukan ito, tinangka niyang tapusin ang buhay. Subalit, may tumawag sa akin, Carol. Kala ko yung si Mami, wala pala sila, wala nga pala akong kasama doon sa bahay. Umiyak na ako, so sabi ko, hindi yun gusto ng Diyos. At nagkaroon din naman ako ng takot na, kung mamamatay ako, saan ako pupunta? Kasi yung pinapakita nga sa akin ng nanay at tatay ko na nasa mahirap silang lugar, marami nag-iiyakan, nakakulong sila at sinasabi nila sa akin na, eto ba ang gugustuhin mong lugar kung nasan kami? Kailangan ko magpakatatag, may magandang plano ang Diyos sa akin kasi hindi maganda yung kinalang kinalalagyan. At yung ba yung plano ko na kalagyan ko din? Nang makahanap ng pagkakataong tumakas, palihim siyang sumama sa isa niyang nakatatandang kapatid nang minsan itong bumisita sa kanya. Pakiramdam ko, malaya na ako, nakalaya ako at masaya ako kasi nakuha ako ng mga kapatid ko. Nasaktan ko yung puso ng mag-asawa. Actually, wala silang alam dun sa ginagawa ng mga anak niya sa akin kasi hindi ako nagsumbong. Nakalaya man sa mapait na karanasan, nakagapos pa rin siya sa galit na naitanim sa kanyang puso laban sa tunay na pamilya na bitbit niya mula pagkabata. Bakit ako yung bunso na dapat nasa piling nila pero ako yung pinamigay? Hindi ko naramdaman na yung attention na hinahanap ko, na ang tagal ng panahon na nahiwalay ako sa kanila, kumbaga parang ang nararamdaman ko na nagiging pabigat ako. Dumating dun sa point na kahit ano sabihin nila sa akin, hindi ko sila pinakikinggan. Na parang sarili ko to eh, so ako masusunod. Para buhayin ang sarili, lumuwas siya sa Maynila kung saan siya nagtrabaho sa pabrika. Dito siya nakakilala ng mga katrabaho na naglapit sa kanya sa Diyos. Pinaliwanag nila na ang Diyos ang nagbibigay ng kapahingahan. Ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na pag-ibig. At sabi ko gusto kong maranasan yun. Dahil pagod na pagod ang puso ko. Binigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Grabing joy at grabing peace. Ang saya-saya ko at naramdaman ko agad yung pagyakap ni God. Na-comfort. Naging malinaw sa akin lahat yung mga pinagdaanan ko. Nawala yung lahat ng sama ng loob ko. Unti-unti, inalis ni Lord yun eh. Ipinakita niya sa akin yung tunay na pagmamahal. Na pag nagmahal ka, anuman yung mga pinagdaanan mo, ay pwede mong kalimutan. At tingnan mo yung mga aral na idudulot nito sa iyo. Wala man siyang komunikasyon sa kanyang mga kapatid sa loob ng 12 taon. Naging laman naman sila ng kanyang mga panalangin. Hanggang sa... Sinabi ko sa kanila na alam niyo ba na grabe ang galit ko sa inyo noon. Pero ngayon nakikita ko na mas kailangan niyo ng pag-ibig. Pinatawad ko na kayo. Shinare ko sa kanila yung pag-ibig ni Lord. Naunawaan naman nila, tinanggap nila, then humingi din sila ng sorry sa akin. Nagpatawaran kami. Naranasan ko yung grabing kapayapaan sa puso ko at yung pagpapatawad. Pinagpapasalamat din ni Carol na naging mabuti muli ang relasyon niya at ng pamilyang kumupkop sa kanya. Humingi ako ng tawad. Ano man yung sakit na naidulot ko sa kanila. Sa akin natutunan ko yung pagpapatawad katulad ng ginagawa ng Diyos. Hindi niya tinitingnan kung mabuti ka ba o masama ka. Yung pagmamahal niya na walang hinihintay na kapalit. Sa paghilom ng kanyang puso mula sa nakaraan, masaya niyang tinatamasa ngayon ang pagmamahal kasama ang pamilyang binuo na sama-samang naglilingkod sa Panginoon. So sobrang grateful po ako sa ginagawa ni Lord sa buhay ko ngayon. Unti-unti pinaparanas ni Lord yung kanyang magagandang plano para sa amin. So ang Diyos sa akin ay Diyos ng pag-ibig at Diyos ng pagpapatawad. Diyos na dakilang nang gagamot
naghihilom ng mga sugat ng puso ng tao. Wow, the rejection that she has gone through. Talagang ang lalim from her parents. Isipin mo, ginawa kang ano, pambayad ng utang, mm-hmm. Diba? That so, was the first pain that she went through. Why me? Why am I going to another family? Even as a small child, you're going to have those questions. Mm-mm. And even if your father says to you, it's okay, you're going to have a better life. Okay, nagkaroon ka na siguro ng konting hope. And then that little hope was dashed because of the treatment that she experienced in that home. Rejection na naman. Yeah, bullied. So, maltreatment, bullied, lahat yan. Napakasakit. And those wounds, that type of wounding takes time to heal. It's only the Lord that can bring healing to one person, you know, going through that, ang sakit noon. Yeah, and the wound is parang feeling mo maghihilom, tas biglang, here's another rejection, kutkutin natin, tapos and then it gets so infected and grabe no. But the grace of God when she was about to take her own life, parang may miracle voice no, Carol. So it's really God, you know, God's love talaga is steadfast. It's gracious and it's His kindness that really pulls us. And it's so amazing to see where she is now, that she's able to build her own family. And I'm so speechless. It's so amazing where God has brought her. And I'm sure God is continuing to heal her. Amen. And give her a new life where she is now with her family. All along, God had a plan for Carol. You know, in this world, we can never live a storm-free life. There will always be problems, difficulties, challenges, tragedies even, that we may experience. But the promise of the Lord is that He will be there for us. That's right. Psalm 91 verses 1 to 2 says, "Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust." You can always find shelter in Jesus, our refuge and fortress. That's the refuge and fortress that only comes from a relationship with Jesus Christ. Gusto mo bang ng kapayapaan at katatagan sa gitna ng bagyo sa buhay? With all the turmoil around you, all it takes is a simple prayer to allow God to transform your life, to shelter you, to give you His peace. Amidst all that trouble, He will keep you secure in His loving hand. Pray with me this prayer. Let it be the prayer of your heart. Just say, "Dear Jesus, in the midst of my struggle and pain, I run to You, that shelter that can protect me, that shelter that can secure me, that shelter that loves me unconditionally and will not judge me. So Lord, I come to You now, admitting that I am a sinner, admitting that I had bitterness and hurts in my heart towards those that inflicted pain in my life. And I have great difficulty forgiving them. But by Your grace, by Your strength, by Your enablement, I'm able to do so because I want a new life in You. So now, Lord, forgive me, cleanse me, prepare me for this new life with You. I invite You now, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will usher me into this life that is pleasing and worthy of Your love. Thank You for loving me. Thank You for saving me. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen." And at this time, we want to pray for those who, like Carol, you know, your life feels like it's a whole series of rejections. But the Lord wants to encourage you today. You know, the world may reject you, but God never will, and He will never abandon you. He will never leave you. He will never forsake you. Lord, we thank You that Your word is true. Lord, that You even went
so as far to send your only son, Jesus Christ, to die on the cross and to live again so that I will never have to be rejected again. Because of that, God, because of your death and resurrection, I can live a life loved fully, celebrated fully because of who you are and because you created me. You created me for a purpose. I have a destiny in you. And because of that, God, I can live life accepted, knowing that you have accepted me. Lord, today I declare that I receive that love. I receive that love and I can live life from a place being fully loved, that you know me. You see what I lack. You see, God, that the dirt that life has thrown at me, but you still love me. You know me and yet you love me. And Father, because of that, I can live in peace. I can live with joy. I can live life with a smile on my face because you love me so much. Lord, we thank you. Thank you for that love. Lord, even right now, I see just a lot of hearts being healed in the name of Jesus Christ. Hearts just that are broken being made new because of the love of the Father. And Lord, I pray, God, for every person watching here that we will have a revelation of that love that comes from you, a love that heals, a love that protects, a love that sets free, a love that says, I'm here with you. And, you know, even in your most darkest of times, the Lord wants to tell you that even in your most darkest of times, I have been with you and I have never left you. Even when you feel like the world has rejected you, I have been with you all along, holding your hand, saying that I love you. Lord, we thank you for that love. In Jesus' name, Brother Peter. Amen and amen. The one word that the Lord has put in my heart is restoration. Mm-hmm. He is now restoring and mending relationships. For those of you who have prayed with Sonja and just laid your hearts before God, He's bringing healing and total restoration. Relationships are being mended. There's going to be breakthrough in those relationships that have been strained for so many years. Watch and see the joy that the Lord will put in your hearts as this relationship begins to blossom. Receive that by faith in Jesus' name. Amen and amen. Nagnalangin si Pedro Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. When we don't understand the problems that we go through, let us be reminded of what we should do. Proverbs 3 verses 5 to 7 reads, "Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil." Thank you all for watching, and thank you for your continuous support. Our ministry is able to reach our kababayans with this program because you have decided in your heart to continue giving and supporting the 700 Club Asia. And so I encourage you to continue to give towards this ministry. Just scan the QR code on the screen to give. That concludes our episode today. Join us again next week for new stories that will inspire and give you more reason to live life in a new light. God bless you and keep you, and may you always be blessed.